Dat balubagi. Baseless accusation, balubagi. Apilin niyo kami ng ganito-ganito lang ang aming pong tolerance. At pabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Pusa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Pusa! What you see is what you get. You decide. It has come to the ring. Our tolerance has been to the roofs already. Alam ninyo, hindi na po biro itong nangyayari sa bansang ito. Kung pababayaan po natin ang ganitong mangyayari na ang mga dayuhang tulad ng Amerikano, CIA, FBI, State Department, US Embassy, gigipitin tayo with the connivance of our own president and first lady and other... Nagkikipag-connive daw? Nagkikipag-sabatan? ...members of the Congress. Kung pababayaan natin ito... Pati si Martin, nagkikipag-sabatan daw? ...yari sa isang Pilipinong tulad ko na gumagawa ng kabutihan, trying our very best para makatulong kami, Humanitarian Children's Joy Foundation, dinemonize kami, kin-criminalize kami. Ibiro niyo ginagawa niyo dangerous criminal organization. May nagreklamo po. Kung walang nagreklamo sana sa inyo, kaya nga kailangan sagutin ninyo at yung mga nagreklamo, members ninyo. Kingdom of Jesus Christ, buong sanlibutan ang akin pong 38 years na munga ng mga 6 hanggang 7 milyong kaluluwa na niwala sa katwiran at nagbagong buhay. Ngayon, ginaganito niyo ako ng dahil sa inyong politika na ang aking itinataas naman ay mga leader na tama tulad ni Duterte. Kasalanan pa ko ba yun? Tama, Sinigong. Yung tawaging ano, bangag yung ating Pangulong Bongbong Marcos without basis at mayroon tayong adik na presidente. Tama ba yun? Iwala ko sa isang leader na matuwid at akin siyang itaas. Yung mga kaibigan niya mismo, yung close friend niyang si Montolfo, nasyak. Sabi niya, para niyang wala na sa sarili siya, no? Nasobraan yata niya sa fentanyl. Dapat niya, tumigil na siya doon. Kita ninyo. Tapos ganito kayo kadesperado para ako'y patayin at ang lahat ng aking mga senior leaders papatayin din, hanggang yung mga leaders na pwede pang pagkatiwalaan papatayin ninyo. Kita ninyo, mga kwampo, mga libelous utterances po, yung kanyang mga pinagsasabi. You take over all of our properties and compound, pagkatapos lilinlangin ninyo ang mga tao, pagkatapos magtatayo kayo ng sariling korporasyon, i-incorporate ninyo doon ang lahat ng properties na pinaghirapang blood, sweat, and tears ng aking mga members all over the world. Tapos biglang-bigla inilipat ninyo doon sa inyong bagong korporasyon at pagkatapos itataas ninyo ang kamay ng isang tao tulad ni Bandari at sasabihin ninyo ito ang leader ninyo ngayon. Ano ang Kingdom of Jesus Christ? Political government? Like si Bandari daw, hindi tayo familiar kung sino yon na sinasabi niya. Hindi po ganon. Mangyari ng mangyayari. Hindi po papayagan ng Panginoon Diyos ang mga bagay na itong nangyayari sa ating bansa. Sa mga... Ganon naman pala, hindi papayagan ng ating Panginoong Diyos. So ano yung, dapat manahimik na lang kayo. Di ba? Hindi man papayagan ng Diyos. So kalma lang, dapat. Kalma. Daligito. Kung ako, mabuting tao, kung ako nangangaral ng katuwiran, kung ako tumutulong ng kusang loob at hindi nagpapautang loob kanino man, ginaganito ako, sino pa kaya kayo, mga kababayan ko? Nanggagatong na po. Natin, magkaisa na tayo at alisin ang evil administration. Nanggagatong na po ng pag-alsa. Seditious statement po. Sabi ko sa inyo, lalong dinadagdagan ni Kibbs yung problema niya. Tulad ni Digong. Di ba?
mga gababayan, kaya natambakan sila ng mga kaso, mga pag-iimbestiga. Kasi sila mismo yung gumagawa ng kanilang problema. Ito, seditious statement. Pag narinig ito ng ating mga authorities, papag-aralan ito ng mga abogado. Sasabihin naman, pinipersecute sila. Seditious statement po ito. Na ito na siyang ginagamit ng masamang espiritu upang ang kadiliman... Ginagamit na daw ng masamang espiritu yung ating Pangulo. ay bumalot sa buong bansang Pilipinas. Alam ko, mahal ninyo ang Pilipinas, mga Pilipino. Naghihintay lang tayo ng tamang pagkakataon. Meron pa bang ibang pagkakataon? Tingnan ninyo nangyayari sa Kongreso. Tingnan ninyo yung korupsyon. Tingnan ninyo yung droga. Mismong... Pati daw sa Congress, may droga na. Hanggang bumapasok po sa trouble si Diggs. Ating presidente, mismong... Oh, si Diggs, si Kibbs. Pamilya. Inakusahang drugists, inakusahang mga drug addicts, wala tayong ginagawa. Mismong Pangulong Duterte na nagsabi niyan. Mismong naririnig natin araw-araw, durugista siya. Pagkatapos, kami pa ngayon ang inaapiat. So ibig sabihin niya, gusto niyang maniwala tayo sa sinabi ni Digong. Mga kaibigan nga niya, hindi maniwala. Sa aming paglilingkod, pagkatapos sila ay mga kriminal na nakat... So ang tawag na sa ating Pangulo at mga kasama, mga kriminal na. Patunayan ninyo sa Osgado yung mga sinasabi ninyo, di ba? Nakaupo dahil may kapangyarihan. Kami ngayon ang liligwakin nila. Hindi ba yan karumaldumal sa harap ng ating Panginoon Diyos? Hindi ba... Yung mga abogado nito, siguradong gumaganon-ganon sa bagay. Habang nasa trouble po si ano, mayaman si Pastor Kibsi, mayanap buhay yung mga abogado. Para idipensa. O di, wow. Ay isang pamamahalang hindi tama. Si Nebuchadnezzar, pinakain ng damot, ginawa siyang hayop. Ang kanyang anak, si Belshazzar, nakakita ng handwriting on the wall. Kung saan-saan napunta po yung kwento ni Gibbs? Pagkatapos, inalis ang kaharian sa kanya at ibinigay kung sino ang magiging matuwid na haharap sa Panginoon Diyos. Anong tingin ninyo sa akin bilang pastor? Dinemonize. Ang reputasyon ko pinagsisira. Ngayon, hindi na ako buhay. I am a living dead. Kung wala Panginoon Diyos sa akin, pinatay na ako sapagkat lahat ng gadgets nasa sa kanila. Lahat ng gadgets ng Amerikanong yan nasa sa kanila. CIA, FBI. At sino pa ang kanilang magalamay dito na pinagbibili na nila? Ako, hindi ako drug lord. Ni minsan hindi ako nakatikim ng droga. Mulang-mula pa, inialay na ako. Wala man po kaming narinig na nag-akusa sa inyo na drug lord kayo. Ang nag-aakusa po sa ating Pangulong Bongbong Marcos, kayo at saka si Diggs. Ngayon, kayo yung nag-aakusa na druggist. Di ba? Pero yung ating Pangulong Bongbong Marcos, may narinig kayo na inakusa po yung mga Duterte na gano'n. Wala po. Ang sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos, nang iakusa siya na drug addict at bangag, bakalan niya kailangan na ng doktor. Kasi sa pagkakaalam ko niya, mga 5 to 6 years siya gumagamit ng fentanyl. Concern pa yung ating Pangulo. Ipa-check up niya. Baka niya ito na yung epekto. Ganon. Pero narinig ninyo yung ating Pangulo or si Martin or si Mrs. Lisa Marcos na nagsalita ng tulad ng mga pananalita ninyo. Wala kang marinig sa kanila. Tutok na tutok sa trabaho. Ang aking ama na maging isang ministro ng banal na kasulatan. Hanggang ako'y lumaki, hanggang ako'y naging 74 years old, hindi ko po na-enjoy ang aking kabataan sapagkat hindi ako nagliwaliw. Ako po'y nangaral. 50 years na akong nangangaral. 38 years in the kingdom ministry. Ni isang sigarilyo, hindi tumama sa bibig ko. Ni maliit na bisyo, hindi ko pinasok.
Ako po ay hindi nag-asawa. Ngayon, inaakusahan ako ng napakaraming babae. Ito po ang kasalanan ko. Pinayaman ako ng Panginoon Diyos, akala nila sa akin, single ako, kaya pinag-aagawan ako. Pagkatapos na ako ay maghihindi, mapapahiya, ibabaliktad nila sa akin. Pinag-aagawan daw siya ng mga babae kasi siya, binata, single siya. Na tinatawag ko. Pag inawayan daw siya, yun, binabaliktadan niya. Binabaliktadan siya. Pag inaawayan, inaayawan niya. Poging-pogi siya, no? Si Pastor Kibbs. Potiphar's wife syndrome. Hindi po ko nagsasalita ng ganito kasi mapahiya ang mga babaeng yan. Nagagawan sila. Sabihin. Nanggwapang agaw sa kanya, mga kababayan. Habulin ang mga chicks. Nagagawan nila ako. Dahil nananawagan sa mga magulang, mayaman na tayo mga pag nangyari ito. Sabi ko hindi mangyayari yan kasi dedicated ako eh. Target daw yung kayamanan niya kasi. Pag nagustuhan ni Pastor Kibbs, mayaman na daw, sabi ng mga magulang daw. Napahiya. Ngayon, binayaran. At ngayon, binabaliktad ang lahat ng istorya. Mahirap pong sabihin ko ito kasi masisira ka lang pagkababae. Napilitan lamang ako sapagkat Napilitan lang daw siya. Ay ko po'y nanganganib. Anytime pwede na akong kidnapin kung nakita ang aking lair, ang aking hideout. Anytime pwede na akong ligwakin. Ang aking mga BOA leaders, hindi na po natutulog sa compound. Kung saan-saan na lang po mga membro kami natutulog. Doon sa mga payak na mga bahay. Doon sa mga bahay na hindi kilala. Sapagkat lahat po kami nakalista na. Napapatayin, gugurgurin. Wala po silang takot kasi nasa kanila daw ang kapangyarihan. Ano man ang motibong ubusin sila? Di ba? Mahal ko ang kababayan. Walang mapapala yung ating gobyerno na gawin yon, di ba? Magkakagulo lang. So, ba't gagawin yun ng ating gobyerno po? Nagtatago ako sa kakisariling bansa. Sariling mga kumpaw. Sariling mga kumpaw namin na pinaghirapan. Hanggang kami na ako saan nagpapalimos. Pero yung amin pong sinusulisit. Parang umiiyak na dito si Pastor Kibbs. Ninyo! Ang humanitarian na ginagawa namin. Ni Cinco, wala kaming ninanakaw. Yung mga volunteers ko, walang sweldo. Araw at gabi, sapagat nakikita namin ang mga kabataan Pilipino, pinabayaan ng mga politikong yan. Kami po nagsasacrifice para mapakain sila. Anong ginawa ng inyo pong kaibigang Presidenteng Sidigong 6 years na naging pangulo in base sa sa data, ang poverty incidence sa Davao napakataas as compared sa mga lungsod sa ibang bansa o sa ating bansa. Ngayon po, lowest poverty incidence rate in the Philippines 2003. Yung City of Angeles yung may pinakang mababang poverty incidence, number 1 siya sa mababa. Number 17 po yung Davao, napakataas ng poverty incidence. 21.7% or 1,958,191. Tagal na naging mayor si Digong at yung mga anak niya, palipat-lipat lang sa mga anak ni Digong, at naging pangulo pa, ngayon vice president. At si Pulong Duterte may 51 billion na hindi malaman kung saan yun ginamit. Tapos sisisiin ninyo yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? Mapaaral na wala pong bayat. Pagkatapos, umiiyak ang kababahan nating nalipusta. Kalamidad, walang tumutulong kung may tumutulong man politika.
Anong walang tumutulong, mabilis yung pagtulong ng ating gobyerno dyan sa mga nabaha na landslide sa Davao? Ipumunta yung tingog party list ni Martin Romualdez. Ayaw papasukin ng city government ng Davao. Pinolitika. At may kabayaran. Nagtitiis po kami sa mga pag-alipusta. Sa paninira, inaangkin namin yung kasi malaki ang ganti namin sa langit. Ngunit pagka nakasalalay na ang ating mga kalayaan, lalo na... Yun naman pala, ba anong iniiyak po ninyo na yung reward pala ninyo nasa langit? Dapat kalma. Ang reward nasa langit. Kaming mga believers, hindi kami nagpo-problema sa mga nangyayari dito sa mundo. Di ba? Sabi nga sa Bible po, dito sa mundo, laging may tribulation. Di ba? Di kayo naniniwala sa ganon? Kalma. Kami ng mga banyagang ito, na wala naman tayong ginawang masama sa kanila, tumutulong pag-ako sa Amerikang yan. Yun naman pala, di patunayan po ninyo na wala kayong kasalanan. May vinyo dyan, at kayo ay kinasuhan sa Amerika, di kailangan siguro, voluntarily, you appear in court in America. Ganun lang po, i-turn over ninyo yung sarili nyo sa FBI. Gusto ninyo, with full coverage, para maiwasan yung sinasabi ninyong takot ninyo na baka kayo igurgor. Di ba? Nagdo-donate ako doon sa malalayong lugar tulad ng Apalachian. Na hindi na... Saka hindi kayo tatabla ng gurgor? Son of God? Gara lang mga bata, bumalag kami ng napakalaking library para sila'y makapag-aral. Mga Amerikano po yan. Kinikilala ba nila yon? Kung nagseselo sila sapagkat ako'y umusbong sa bansang Amerika, problema na po nila yon. Kung ako'y binigyan ng ama ng isang sasakyang panghipapawid para hindi ako madelay sa aking worldwide na gawain, kasalanan ko ba yon? Kung ako binigyan ng pampalipad na helicopter dito para mapuntan ko lahat ng aking satellite sa buong Mindanao, Pilipinas, kasalanan ko ba yon? Kasalanan ko ba na ako'y magkaroon paralan para makapag-aral ang mga bata na walang bayad? Wala naman pong nagsabing kasalanan ninyo yon. Di ba? May nag-akusa ba sa inyo na yung mga sinasambit ninyo po na mga bagay-bagay na blessing sa inyo, naging kasalanan ninyo? Wala mang nag-akusa sa inyo ng ganun. Ano ko bang mayroong SMNR? Ang inaakusa sa inyo, yung sexual abuse. At yung ngayon, yung iniimbestiga sa Senado. Para hindi mabayaran at pagkatapos itong salot na CPP-NPA na marami pinatay ng mga members ko, ministro, at iba pang mga inosenteng Pilipino for 54 years, ay magsasalita ng katotohanan. Wala man po kaming, walang kontrol yung ating gobyerno sa CPP-NPA. Kalaban nga yan ang ating gobyerno po. So, anong problema ninyo yon sa ano? Kasi lumaban din kayo. Di ba? Hindi yan ninyo kasi ilinagay na lang sa responsibilidad ng ating gobyerno. Kasi sila yung may obligasyon yan. As taxpayer, you have to rely it to the might of the government. Ganon. Natatakot. Ngayon kami ang tinatakot ninyo, nililigwak ninyo. Anong klase kayo? Kung hindi kayo tatayo ngayon, mga kababayan ko, sapagkat ako'y living dead na, wala nang kwenta itong buhay ko, iaalay ko ito sa bansang Pilipinas. Wala na daw yung kwenta yung buhay niya. Declaration ninyo yon. Paano nangyari na naniwala kayong walang kwenta yung buhay ninyo? Na sign of God nga kayo. Pag son of God, valuable ang buhay. So hindi kayo naniniwala sa mismong statement ninyo? Ako ang mamumuno upang kayo ay magkaroon ng kalayaang muli. Siya na daw yung mamumuno po. So baka po siya yung maging leader ng revolutionaryo. Revolutionary movement. Yan ang banta mga kababayan ni Pacquiao. Unang-una sa aking kababayan, sa Kingdom Nation, sa aking mga leaders na papatayin din,
at sa lahat ng Pilipino nagmamahal ng kalayaan. Tatayo ako! At ako ang mamumuno sa bansa! Siya daw ang mamumuno. You see, mga kababayan, talagaan niya, Mr. Maravilla, seditious si statement na. Ito para sa katwiran at takot sa Diyos, para ibalik ang ating kalayaan at ang ating kaligtasan mula sa kamay ng mga banyaga na pinakabatian ni Rizal nila Bonifacio. Gayon lang. Anong hindi malaya na, tingnan mo nga, nakakapagsalita sila ng malaya, yung SMNI nga, kahit suspendido, nandyan sa social media, very active, hindi man po nagbabago. Ako ng pagtayo. Ayaw ko pong gawin ito. Ito po yung pinaparinig ko sa inyo. Malaya sila na nakapag-publish. Sunshine Media to. Ipakita ko sa inyo. Ayan po. Sunshine Media. Malaya siya na nakakapagsalita. 36.51 minutes po. Walang interruption. Free na makapagsalita ng kanyang mga gustong sabihin. Ako politiko. Ang mission ko ay isang pastor, isang alagad ng Diyos. Yan naman pala. Eh, bakit pumasok kayo sa issue ng mga politika? Pastor kayo. Dapat ang pastor po hindi nag-involve sa mga politika tulad ng sinasabi natin. Ako consistent yan sa mga pari na sila na yung nangangampanya. Di ba? Yung mga dilawan po. Mismo nang sa mga katedral po. Si Kwan, nangampanya. Si Lenlen. Against tayo kasi may separation of church and state. Ngayon, sasabihin ninyo, pastor kayo, wala kayo sa politika. O paano kayo na sadlak sa politika kung hindi kayo pumasok? Lagi ninyong kasama mga politiko. Hindi man preaching yung inyong, yung mga preaching ninyo, laging may halong mga politika. You see? So ito yung kinasadlakan ninyo ngayon. So ginusto ninyo yon. Appointed son, magligtas ng kaluluwa. Ngunit hindi nyo kinilala yun. Ang magliligtas po ng kaluluwa, hindi po yung pastor o sino mang sinasabing appointed son. Ang Savior po is our Lord Jesus Christ alone. Yan ang tamang turo ng Bible. Pari, obispo, kardinal, santo papa, mga pastor, ministro, they are not Savior of souls. Tama po? Sila lang po ang tagapag-preach ng kaligtasan galing sa ating Panginoong Hesukristo na siyang tagapagligtas. I am the way, the truth, and the life, sabi ng ating Panginoong Hesukristo. No one cometh unto thy Father but by me. Ganun. Huwag kami, kids. At ngayon, sinisikil ninyo ang aming kalayaan na ma-enjoy namin. False claim po yung kanya na tagapagligtas ng kaluluwa. Wala pong pastor na tagapagligtas ng kaluluwa. Marami nga siguro mga pastor, mga kababayan na hindi ligtas ang kaluluwa. Kasi mga false teachers, false prophets, na sabi sa Bible, dapat anyang iwasan natin. Lumayo kayo sa kanya. Ganon. Labor namin for 38 years. Blood, sweat, and tears. Ang gabi, ginagawa namin araw. Hindi kami nagmolestiya ng ibang tao. Naguramintado na po. Lumago ang bansang Karyan. Ngayon, you are envying and jealousy. Naingit daw? Gusto niyo kaming i-put down. Mapipilitan akong pupunta. Sino man maingit sa inyo yung ating Pangulong Bongbong Marcos? Mayaman yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Kilala sa buong mundo. Kaibigan ng mismong hari ng Britanya. Di ba? Yung Marcos Araneta, napakalayo yung status nila sa buhay kaysa sa inyo. Pero hindi nagyayabang yung mga Marcos po. Kaya nga sila yung totoong pinagkaingitan. Hinabol yung mga sinasabing ill-gotten wealth. O saan sila pinulot ngayon? Laging talo yung mga kaso. Panalo yung mga ears ng Marcos.
Pero sa inyo, maingit yung first couple, malayo na mangyari yon. Malayo sa katotohanan po, Pastor Kibbs. Umumuno sa bansang ito para sa katwiran, sasabihin ko sa inyo, pag ito'y kalooban ng Diyos, gagawin ko ngayon din sapagkat ang buhay ko ay wala ng kwenta. Kita ninyo, diniklir niya niya yung buhay niya, walang kwenta. Galing po yun sa inyong bibig ng buhay ninyo, wala ng kwenta. Patayin na din naman nila ako, ngayon tatayo na ako para sa kalayaan nating lahat. Mahal kong mga kababayan, ito po ang mahalagang mensahe ko sa inyo sa mga sandaling ito. Hindi ko po urut. Hindi po na-advise ng maayos ng mga abogado niya. Ang sino mang gumagapi sa bansa ko at sa aking kalayaan na ako mismo nagtatago sa aking sariling bansa within 74 years. Ba't kasi kayo nagtatago? Pwede man po kayong hindi magtago. Hindi po nangyari ito ngayon lang. Pangulong Bongbong Marcos. Wala man po nagsabi sa inyong magtago kayo. Wala ko, matuwid ka na tao. Ikaw, First Lady. Sinisisi na ngayon yung ating Pangulong Bongbong. Ano ang kinalaman po sa pagtago ninyo yung ating Pangulo? Wala ko, matuwid kang tao. Totoo ba yung ginagawa ninyo riyan na meron kayong mga... Ito na po yung matinding akusasyon po ni Pastor Kibbs na involved daw sa six urges. Yung first couple at involved sa witchcraft. Pakinggan po ninyo. Orgies. At meron kayong mga drug session. Na nagliligwa kayo ng drug. Sumisingot kayo ng drug. Habang nagsesek. Yeah. Ikinawag, sinisensor ko po baka. Pakinggan na lang po ninyo yung original nitong pinablis ng Sunshine. Puputol-putulin ko po, baka mamiligro yung channel natin dito eh. Orgies kayo, totoo ba? Totoo bang kayo ay mga session? Matindi. Na kayo ng abud. Nagbobodo daw? Expert from Africa. Pagkatapos mga witchcraft sa India. At ang inyong session, Martis. Kung ano-ano pinagsasabi, nawala na sa sarili. At pagkatapos Biyernes. Nagsisession daw Martes, pagkatapos Biyernes. Budo. Ginawang mangkukulam yung ating ano, yung ating first couple po. Diyan sa Malacanang upang inyong... Sa Malacanang mismo daw yung ginagawa. Ang... aswangin. Para daw aswangin. It's crap. Ako, Vice President. Para daw aswangin siya, yung Vice Presidente, si Inday. At Pangulong Digong. At ang... Pati si Maudigs, para daw aswangin, gumagamit na ng budo, witchcraft. Naging manggukulaw na po yung first couple. Ganon katindi yung talaga niya, Mr. Maravillas. Tumira yata. Tumira din ang ano. Yung tinitira ni Maudigs. Nang tutol sa inyong paglilingkod. Biro ninyo. Naging demons na kayo. Nag-worship na daw sa Eudemon. Worship na kayo kung totoo man ito. Hindi man siya sigurado kung totoo man daw. So naka-iwan ko kung sino yung nagsabi. Baka yung source ng Tagado na vlogger sa Amerika. Nag-devil worship na kayo kung totoo man ito. Para lang kayo ay manatili sa kapangyarihan. Para lang kayo ay humawak ng aming pera ang hindi ninyo pinaghirapan. Kami po ay nagbili. Matindi po. Ng taxes. Lahat ng aking kingdom materials from China, may taxes lahat yan. Parang tama yung sabi. Sino ba yun ang sabi? Parang si Risa Ortiveros na parang may tama. May mga tama.
Mga kababayan, sirisa yata yun, yung tinanong, paraan yung may tama. Milyon-milyon ang aming binabayad. Ngayon, ginagawa pa ninyo sa amin ito? Yung mga ganito po, si... parang si ano po, Senior Aguila. Ganon din, yung mga pananaw sa buhay. Matuwid ba kayo? President Bongbong Marcos, Lisa Marcos, makinig kayo. Totoo ba na gumawa kayo ng aksyon kasama ng FBI na ako ay inyo lang ipaligwak at binigay sa kanilang kamay? Kaya't sila'y gumagawa ng ganito with impunity sa aking sariling bansa. Kung ganyan ang ginawa ninyo, I will not honor you. I will not respect you because you did not honor me and you did not respect me. You are no longer worthy to be our trusted leader. Mabuti pa, hanggang maaga pa, Bongbong Marcos, Lisa Marcos, Martin Romualdez, bumaba na kayo sa posisyon. Pinagre-resign po? Tulad ng sinabi ni Baste. So, kita ninyo kung saan nila, no? Kung saan nila niluluto yung agendang ganon. Sa Dabao mismo po. You see? Mag-resign na kayo sapagkat hindi hihinto ang tinig na ito habang naririyan pa kayo. Kaya pinababantayan po ng ating Pangulo, ng Armed Forces, yung so-called enemies dyan sa Dabao region. Ayan po yung, di ba, 2 weeks ago, after na manawagan ng pag-iwalay si Digong, gustong iwalay yung Mindanao sa Pilipinas, na pinag-utos ng ating Pangulo yung pagbabantay dyan sa Dabao region. Mga kababayan, tatayo ako sapagkat patay naman ang din ako. Tatayo ako hanggang buhay pa, hanggang may hininga pa ako para sa natitirang buhay ko ay magkaroon naman tayo ng boses at magkaroon ng kahit munting kalayaan na lang mula sa mga banyaga na kasabwat ang mga makapiling Pilipinong ito na itinayulat. Baligtad na mo, ay makapili po yung... Yung ating Pangulong Bongbong, the first family, si Martin, yun ay yung makapili. Baliktad na po. Ang mga makapili po, yung mga pro-China. Yan ang katotohanan niyan. Sa kapangyarihan, akala natin ay maasahan natin sila. Mga demonyo pala. Sorry to say that, but that is the truth. If that is not the truth, then tell me. And you cannot judge me. You cannot condemn me. I am dead already. I am a living dead in your book. Patay na daw siya. May patay pala po na nagsasalita pa. CIA, FBI, State Department, USA. Gawin ninyong gusto ninyo. Ngayon na nakapagsalita na ako. Lalantad na ako. Hindi na ako natatakot. Ako ay handa sa glorification. Kung ang glorification ko lalantad na daw siya. O di, maganda, pag ganon. Iyayaring maging glorified body kung hindi ko tatablan ng bala. O kaya, hindi daw siya tatablan ng bala. O kaya, tatablan na niya ako. Ano ba talaga ang totoo, kuya, sa inyong ano, paniwala? Tatablan, di tatablan. Pa ako sapagkat hindi pa nangyari yun. Handa na akong humarap sa mga bala ninyo. Basta ito ay nasabi ko na sa social media. Huwag ninyong ligwakin ito para sa bansang Pilipinas ito. Mahal ko po kayong lahat. Pagpalain natin ang ating bansang Pilipinas. Pagpalain tayo ng ating buting Diyos. Pagpalain at ipigay natin ang lahat ng kapangyarihan sa Kanya. At tandaan ninyo ito. Hindi mananaig ang kadiliman sa bansang ito habang may boses na ganito. Sumunod po kayong lahat at tayo ay magkaisa ngayon para itaas ang bandila ng kalayaan ng ating bansang ibinigay ni Rizal ang kanyang dugo. Ibinigay ng ating mga heroes ang kanyang dugo. Ngayon, so gustong palabasin niya, tutularan niya yung mga national heroes natin, si Bonifacio, si Rizal. magiging kuan po siya, magiging martir, yon ang minamindset sa atin po. Itong mga slaves na to ay hawak ang liig nila ng mga banyaga at tayo ay ipinagbili na sa kanila.
Bininta na daw natin. Bininta na daw siya sa mga banyaga. Sa Amerika lalo na. Hindi ako papayag hanggang ako'y may buhay at hininga. Total, patay naman din ako sa inyong libro. Okay na ako sa buhay ko. Masaya na ako. Meron na akong accomplishment. Handang-handa naman akong pumunta ng langit. No? Hindi man po alata na masaya ka. Kasi full of hatred at umiiyak nga eh. May gano'n na masaya? Pa, 50 years ago, I was ready to go to heaven because I have been there thousands of times and I saw my mansion there. Nakita na pala ni Pacquiao, mga kababayan, yung mansion niya sa langit po. Kasi 1,000 times na daw siya nandoon, pabalik-balik. Pabalik-balik na sa langit pala ito si Pastor Gibbs. Dito lang ako para sa aking bansang Pilipinas, para sa kaligtasan ng mga kaluluwa sa buong sanlibutan. Yun lang ang dahilan kung bakit ako narito. Pero natatakot mo. Nandito daw lang siya para sa kaligtasan ng mga kaluluwa. Pinalitan na po yung pwesto ng ating Panginoong Hesukristo, the only Son of God. Kasi po, yung ating Panginoong Hesukristo, yun ang totoong Son of God. Bugtong na anak ng Diyos Ama. Si Jesus Christ man lang po. Walang iba. Pinalitan na po ni Pastor Gibbs. At siya daw, pabalik-balik na dun sa langit. Talaga niya, malagyan niya ang tama, Mr. Maravillas. Ay, hindi po. Sapagkat ako'y nasa kanya at siya'y nasa akin. Ano man ang mangyayari sa akin tulad ng aking amang si Jesus Christ, Paano mo naging ama si Jesus Christ? Hindi man po nag-asawa si Jesus Christ. Di ba? Si Jesus Christ, anak, paano naging ama? Ang ama, yung ama natin sa langit, ama ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, ama, anak, Espiritu Santo. Di ba? Ibig lang naging, ang tatay pala niya, si Jesus Christ. What? A cruz, ay handa po akong magaling na aking buhay sa isang worthy cause na sinasabi ko dito. Magandang gabi po, magandang araw sa inyong lahat hanggang dito lang pagpalain tayo ng ating dakilang Ama sa kanya lahat ang kapurihan at ang kapasalamatan at ang kaharian magpakailanman ay mananaig dito sa ating bansa at sa buong sanlibutan. Diyan po nagtatapos yung monolog. Official statement po ni Pastor Apollo Siki Buloy. Official statement niya, published by Sunshine Media. Reserve na natin yung iba pa nating kasi napahaba na yung iba nating mga commentaries. At siguro, hintayin na lang natin kung ano yung magiging reaction dito. Kung magpapalabas ng reaction, yung Palacio Malacanang. Or i-ignore na lang po kasi parang may tama talaga. Pag binatulan mo to, di ba? Pumatol ka sa may tama. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.